Sarhento! Magandang gabi, Kanding. Ano bang atin? Ati rin, lugaw. O ano, malakas ba benta? Malakas! Dahil lugaw ang pinakamurang pagkain ng taong mahirap. Yun naman pala eh, di pabor sa inyo. Tubong lugaw ka. Talo nga sa puhunan eh. Napupunta sa pulis ang kinikita ko. Ang pulis ang kumikita sa laki ng tong na hinihingi sa akin. Ba't hindi mo ireklamo? Talaga magre-reklamo ako, Sarhento. Siya nga pala, nasaan si Sarhento Goyena? Ah, umuwi muna. Eh, sa headquarters na lang kami magkikita. Eh, sakit kasi yung inaanak ko eh. Alam mo na naman yung bunso niya. Palagi niya kabuntot yun. Nay! Sarhento, magandang gabi ho. Oh, Manuling, kumusta ka na? Ayos lang ho. Manuling, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Eh, gusto ko po kasi kayo tulungan na makalipit na maaga para sabay po tayong muwi. Sarhento, kung hindi lang dito sa anak ko, matagal ko na nilayasan itong bangketa. Hindi na ako kumikita. Napiperwisyo pa ako. At ikaw, anak, ha? Pag-ikiha mong pag-aaral mo, ikaw na lang pag-asa ko. Opo, inay. Eh, lagi namang matataas ang mga grado ko, eh. Yan ang gusto ko sa anak mo, Kanding, eh. Manang-mana sa'yo. Pilo! Pilo! Si Marcalio yun, ah. Sabi ko naman sa'yo, eh. Dito lang natin matatagpuan yan, eh. Kwarto na to. Kaya ito si Kanding, lalo nagiging masungit. Bakit ah? Oh, ikaw dyan ah. Okay, dalawa dyan. Lumayo na kayo. Eh, kumakain mo kami. Manuling, layo mo na nanay mo! Huwag kayong alis niyo sa lugar niyo! Ibang Pilo! Matayo ko ng pangungutin pa! Kaya bibiritin na kita! Puro kasatsat, Marcalio! Kung ang iba naandam sa'yo, ako hindi! Biritin mo na kung bibiritin mo! Thank you.
Tranquilo, pare. Nandiyan sa ilalim ng truck. Si Berto nandun. Nasa ilalim ng tulay. Pare, pasensya ka na. Ayos lang yun. Sir, maawa na kayo sa akin. Hindi ko sinasadya. Bigla ko kung yung buko kasi nahulog yung buko. Pare, salamat ha. Salamat? Bakit, sir? Okay, sanak. Daddy, bakit ngayon ka lang? Marami pa akong ginawa sa headquarters eh. Ang kapatid mo at mama mo, nasa? Ando sa taas. Liga. Daddy! Hello, anak. Daddy, hindi po ako nakatulog kagabi sa kakantay sa inyo. Eh di, matulog tayo ulit. Tutal, Sabado ngayon. Wala akong trabaho, di ba? Sige po. Liga na. Mami nyo. Andun po sa kusina, naghahanda ng pagkain. Ah. Di kumain ka na ba? Eh, alam mo na naman ako, Buboy. Makita ko lang kayo magkapatid. Makita ko lang ang mami nyo. Busog na ako. Sandali lang, Daddy. Kukunin ko yung tsinelas mo. Sige, anak. Inis ba sa akin ang mami mo? Palagay ko, Daddy. Oh, sabi mo inis sa akin. Talagang isa ko sa'yo dahil hindi mo sinusunod ang gusto ko. Anong gusto mong gawin ko? Magbitiw ako sa trabaho? Hindi kita pinagbibitiw sa pagkapulis mo. Ang gusto ko lang, magpalipat ka sa ibang departamento. Sa warrant section. Para naman hindi ako nininervyos paggabi. Hermie, alam mo na naman sanay na ako sa departamento ko. Anong gagawin ko sa warrant section? Ang kailangan ko, ang pang-unawa mo. Bahala ka. Ano yan? Bibihin ka, pasalubong ko sa inyo. Sumunod na kayo't nakahain na ako. Daddy, nag-aaway ba kayo ni Mami? Naku, hindi anak. Karihin nyo lang yan ng Mami mo. Buboy, liga na! Dali! Sir, itatawag niyo raw ako. Opo ka. Nire-reklamo ka ng mga vendors. Mga grupo mo raw nangungulekta ng tong sakyapo. At kapag ka hindi daw nagbigay, inuhuli mo. Sir, talaga naman natin inuhuli mga vendors sa bangketa. City ordinance ho yan eh. Oo nga. Pero wala sa usapan ng kikilan mo sila. Sir, may testigo ba? Meron. Malaki talaga ang galit mo sa akin. Ayaw mo akong talagang tatanan. Naparito ka para ireklamo ako. Hindi ako nagre-reklamo sa rento. Isinusumbong ko ang kawalanghiyang ginawa ninyo sa amin. Pasalamat kat hindi pa ako nag-report sa Napolcom. Pag nagkataon, magtatangkalan ka ng tiyapa. Kapag ginawa mo yan, habang buhay mong pagsisiyak kung bakit ka pa'y sinilang sa mundo. Pata lang ang tinatakot, Sargento. Kandeng, mag-aregluhan na kayo. Tutal malit na bagay lang naman ang nagawa ng mga bata ko. Pagpasensya mo na. Hindi konting diferensya ang ginawang dilihensya ng mga pulis ninyo sa amin. Malaking bagay yun para sa amin. Kausapin niyo mga pulis ninyo. Tuloy na kami. Halina kayo. Oh, Kandeng. Galing kami dyan sa opisina ni Kapitan Rason. Ayusin mo si Kandeng. Masyado matabil ang dila niyan. Dadaling ko na
Pare, ano yan? Usdo, pare. Marami nang nabibiktima at sa Quiapo, eh. Balita ko pa. Patong sa mga pulis. Ganun ba? Alam mo ba kung anong dapat gawin sa'yo? Dapat sa'yo sinusunog. Dahil hindi ka parehas lumaban. Hayaan niyo, sir. Sa susunod, babalatuan ko kayo. Palayaan niyo lang ako. Alam mo, mamayang gabi, ipapasyal ka namin. Pawawalan ka namin. Thank you, sir. Sir. Patatakbuhin ka namin. Pero siguraduhin mo lang, mabilis kang tumakbo. Sir, huwag niyo ako kay pasyal, sir. Igulong niyo lang ako kahit habang buhay, sir. Ayoko mamasyal, sir. Sir. Pare. Sa akin yan eh. Pwede bang tubusin ko na siya? Hindi na pwede, pare. Rematado ko na kaluluwa nito sa dami na reklamo sa kanya. Pero teka muna. Hindi ko naman huli yan eh. Ewan ko lang kung papayag si pare. Ano ako, gago? Pinaghirapan kong habulin to. Pagkatapos, pakakawalan mo? O, yun ang sagot. Sige, Sereto. Teka, panoorin natin. Ikaw talaga, oh. Nakita mo ng gulo, eh. Tara. Pare, ako nagturo dyan. Buda ko nga. Sereto, practice lang. Ayos lang yan. Tama, matuwa kayo. Doon sa presinto, gusto nyo ituloyin sayo, ha? Ako referee, pare. Okay, sayo lang po kami. Manaling, magkikita pa rin tayo. Tantadong! O, bakit? Eh, wala ko. Sige na, umuwi ka na. Ano yun? Wala, hindi ko nakakita eh. Ayos lang yung bata. Kaya ako lang naman inupakan yung mga yon dahil duda ko yun ang mga tulak dito. Ha? Ba't di mo sinabi agad? Pambihira to. Parating muna! Sandali! Ayan ka na naman ang init mo eh. Unang-una na, wala tayong ebidensya. Pangalawa, nagugutom na ako. Manuling ang nanay mo. Andyan po, sir. Pakain nga sa inyo, halika. Announcing the arrival of Philippine Airlines flight PR134 from Los Angeles and Narita. All passengers are disembarking at gate 5. Announcing the arrival of Philippine Airlines flight PR134 from Los Angeles. Bing. Boss, alisto kayo. Toyota Crown NLY 487. Ayos, boss. Big boy. Tol. Ready ka na. Andiyan ang merchandise. Ready na, tol. Boy,
Lahat kayo ngayon na. Nalinti ka na, mga pulis yata! What the hell are they trying to do? They want us to pull over. Americanized? What do you want? We have business. Give me the merchandise or you die, son of a bitch. You can take the goods, but you better watch out. Your actions will get you into a lot of trouble. Tol! Kwarto, Tol! Easy, easy! Tara, bat sito tayo? Baka may makasipot pa sa atin dito. Tol. Wala ka talagang kagulang-gulang, ano? Huwag na huwag kang mag-iiwan ng testigong buhay. Ako unang kakalas. Usapan niya na. Bago ako muna. Wala na magbigay ng tips sa inyo. Sa lakad na ito, ah. Magsitigil kayo. Unahin natin ang kwarta. Bago yung pangilalim. Galing yan, Palos. Kaya naman okay ka eh. Gusto kong ipaliwanag sa'yo ang sistema ng negosyo natin. Sasalisi tayo kapag may nahuli tayo na malaking bilihan ng epektos. Tapos, haharangin natin na sa atin na ang epektos. Nasa ating pang pera. Wala kayong gagawin kung di magmanman, laparan ang mga tenga nyo. At huwag niyong kakalimutan na magposte kayo ng mga impormante. Tol, ako magbabiyahe ng mga epekto sa putong-puto sa akin yan. Kaya kung itulak yan, amo, kung ipagkakatiwala nyo, alam nyo naman ang kalidad ko eh. Kahit ang impyerno, mapapalagyan ko ng titulo. At may bibenta ko. Palos, okay yon. Pero, Big Boy,
permis ka lang dyan. Hindi po to ang ibebenta natin, tol. Malaking kargada yon. Kaya wag na wag niyong panghihimasukan. Dahil baka sumabi tayo. Big boy, tawagan mo si Dante. Dante ka ng Dante! Masyado mo ako binabaliwala, tol eh. Masyado mo ako binamaliit. Ano ba papel ko sa grupo na to? Dekorasyon? Para akong kabahing huso ng huso. Asong kaul na kaul eh. Big boy. Big boy. Relax ka lang. Relax. Tandaan niyo to. Kapag delikado ang transaksyon, ayaw na ayaw ko na pumuporma si Big Boy na nag-iisa. Tutukan niyo siya. Ni Galos, ayokong sumayad sa balat niya. Dahil kapag may nangyari sa kanya, huwag naman sanang pahintulutan ang kapwa niyo, demonyo. Unang masusunog ang kaluluwa niyo. Pare, sumama nga ako sa asset ko sa Sampalo. Kuha lang tayong impormasyon. Sige, tara. Arento, ilalaka rin ba tayo? Argalio, parang mainit ang dugo niyo sa akin, ha? Matagal ko nang napupuna ito, ha? Wala naman ako atras sa inyo. Sa akin, wala. Pero sa taong bayan, meron. Ano ibig mo sabihin? Binababoy niyo uniforme natin. Ginagamit niyo sa kawalangyaan. Sa pangungulekta ng tugat, sa pagpatong ng mga iligal. Yung bang pinag-iingit ninyo, kung sweldo sa pagpupulis ang aasahan natin, mamumutahin tayo. Mamumutla at kukulong mga tiyan natin. Hindi lang naman ako gumagawa ng mga iligal, ha? Marami riyan. Umama kayo minsan sa akin, sa lakaran, ha? At makikita nyo, at mamimiesta ang mga bulatin ng tiyan nyo. Hindi na bale, Dante. Sanay na kami ni paring kumain ng buntong hininga. At hindi namin maatim ipakain niya sa pamilya namin. Galing sa kahayupan, wag na lang. Madaling mapanis yun. Tignan nyo mga mukha nyo. Mukhang panis na rin. Saan ka pupunta? Baka makikipag-date ka lang, ha? Pwede ba? Amoy lampin pa ako, no? Wala pa sa loob ko yung mga bagay na yan. Pwede naman natin lagay sa loob mo kung gusto mo, eh. Ikaw, ha? Ini-steer mo na naman ako. Isusumbong kita kay Margalio. Si Sarento? Eh, ano kinalaman ni Margalio sa ating dalawa? Manuling! Ano ba? Sanay. Oh, ayan na pala nanay mo eh. Susumbong kita sa nanay mo pag hindi mo ako tinigilan, sige. Ikaw naman, binibiro lang kita eh. Pare, tikman mo to, pare. Ako nagluto niyan. Masarap yan. Sinigang. Teka, teka. Lagyan muna natin sa bawang mga bata. Ayan, oh. Kulang na sa usawan, yan. Ha. Ketchup, ketchup. Ketchup. Alexis, sabaw. Nasaan yung ketchup, ha? Pa! Ayun, o. Oh. Si Papa naman, nasa harapan niya na, hindi pa makita. Ha? Si Papa kasi malabo na matay. Pasensyan po kayo, ha? Mahirap kasi yung ako na tagaluto, ako pa tagahanap ng ketchup ninyo dito. Ikaw naman kasi, pare, sinabi ko na sa inyo, mag-asawa ka na uli. Ayaw mo pa. Gusto mo pang dagdagan ang sakit ng katawan ko, no? Pare, kabuti-buti nga, naiiwan ko yung mga bata niya sa kapitbahay kapag nagjo-duty tayong dalawa. Tsaka isa pa, kontento na ako sa naging kumari mo. Wala na ako mahahanap na iba. Kaya nga lang, medyo nauna ng konti sa atin. Kaya na. Pare, maalala ko nga pala, yung nangyaring patayan sa Hotel Santa Cruz at saka yung binanatan sa Rojas Boulevard, parehong unsolved cases pa yun, ano? Pare, alam mo namang walang kasong nagtatagal dito. Walang perfect crime. Pare, nandun na ako. Pero hindi ba sa grupo ni Nadante binigay ang kasong yan? Hmm.
O bakit niya isa sa mga tauhan niya walang pumafollow up? Bukod pa doon, hindi humihingi si Kapitan ng report. Malalim itong kasong to, pare. Ano sa palagay mo? Gusto mo makialam tayo? Yan ang inihintay kong sabihin mo. Patubig! Pa, ako din! Hmm? Oh, diyan ka na lang, pare. Ako na. Ako din. Diyan ka na lang. Yan. Yan. Tatay ka rin talaga, pare, no? Siyempre, pare. Sa bahay, ganito rin naman ako, eh. At kapag mga bata na nanghihingi, natataranta na ako. Pare, kung sakaling... Kung sakali lang naman, may makapagtumba sa akin sa bangketa. Pare. Patapusin mo ako. Huwag mo lang sanang pababayaan itong mga inaanak mo, ha? Yun lang inihingi ko sa'yo. Pwede ba huwag ka magsalita ng ganyan? Baka marinig ka ng demonyo. Ito, tandaan mo. Kapag may nangyari sa'yo, kakalat ang tingga sa lupa. Pangako yan. Kumain ka na nga. Lalo akong ginugutom sa pinagsasabi mo, eh. Mga anak, huwag niyong pinakikinggan yung papa niyo, ha? Napabaliw lang yan. Kain. Halika rito! Makati ka! Makati ka talaga! Makati talaga ang harap mo! Tumaligod lang ako ng konti. Tinahin mo kagad ang ulo ko! Ano ba masama doon? Nakikipag-usap lang ako doon sa tao. Ang masama, kung nakita mo ako nakatihaya. Ano? Pare, teka. Sandali lang. Huwag mo naman saktan yung babae. Wala kang pakialam dito. Sino ka po yung mo? Pare, pulis ako. Ano ngayon kung pulis ka? Wala kang pakialam! At tao ko ito. Kahit patayin ko ito, walang sino mang pwedeng magreklamo! Pare, sandali lang. Mali ka riyan. Pag pinatay mo yan, kakasuhan kita ng parricide. Kalaban mo na rin ang gobyerno. Walang gobyerno sa akin. Ricardo, pulis yan. Gusto mo ko subukan? May tama ako. Huwag kang lumaban. Pulis yan eh. Mawa kayo sa asawa ko. Huwag niyo siyang patayin. Kung papatayin ang asawa mo, arestuin ko lang. Sir, sorry, sir. Nagselos lang ako sa asawa ko. Ano, sorry? Sir! Kamay mo! Sir, sorry! Kamay mo sabi, dudungkulin kita! Edel po! Grupo ni Palos ang pumaslang sa dalawang biktimang natagpuan sa hotel at maaaring konektado yun sa turistang pinatay malapit sa airport. Sigurado ka ba dyan, Temyong? Singkapal ng libag ko sa katawan ang nalilikom kong impormasyon sa araw-araw. At walang lugar dito sa siyudad ang hindi ko nahahalukay sa pagbubungkal ko ng basura sa araw-araw. Basura at impormasyon ang aking ikinabubuhay, Margalio. Ano ngayon ang pinapalak mo? Patayin si Napalos? Durugin mo man ang kaluluwa nito at ubusin ang kanyang grupo, hindi pa rin malilipol ang masasamang tao. Patuloy pa rin bubulusok ang kriminalidad hanggat may mga basurang nakakalat sa lansangan hanggat may mga taong diskontento sa buhay. Hindi man sila malipo lahat, mababawasan naman. Hanggat maraming masamang tao dito, hindi tutugot ang isang pulis na katulad ko. Margalio, hindi lahat ng panahon ay panahon ng pagtitiis.
dumarating din ang panahon ng pagtutuos. Ang pagtutuos ay paghuhukom. Darating din ang araw. Lahat tayo ay haharap sa kanya ng pantay-pantay. Ewan ko, Temyong. Maiinipin ako eh. Lalong darami ang basura sa bangketa kung hihintayin ko pa yon. Uminom tayo, kaibigan. Anak lang to, Paturo. Balbon yung bebot na nayari ko kagabi. Maliligaw yung kuto pag hinulong mo sa gitna. Paring Balbon, pangilan na ba yung biktima mo? Eh, marami na. Hindi ko na mabilang eh.
Galyo, akala ko ba mabibilis ang mga palo? Mukha yata ikaw ang pinakamabagal. Ano? Mahawa ka, Margalio. Mahawa ka sa akin. Maswerte ka't hindi pa kita napapanaginipan, Palos. Pare! Ano, sir? O, Dante. Anong ginagawa niyo rito? May tawag. Kaya kami nag-responde. Baka naman... aarbore mo na naman sa akin to. Magdududa na ako sa inyong tatlo. Tara. Nahulis mo, Lustol. Kaya-kaya ko ng papel ang tugs mo, ha? Tol, tumahimik ka. Hindi ikaw ang abogado ng grupo. Tol, ano ba problema mo? Magtatalo na naman tayo, Tol, eh. Hirap naman sa'yo, eh. Ayaw mo ako pagtulakan ng mga epektos. Ngayon nagpipresenta ako sa'yo, natitira sa mga humuli sa kanya, ayaw mo rin. Mabuti pa kaya, magsolo na lang ako, eh. Big boy, may mga tao tayo sa presinto. Pabayaan mo silang umayos ng kaso ni Palos. Ha? O, Dante, mabuti naman dumating ka. Nahuli si Palos. Siguro naman, pagbibigyan ka ng hepe mo. Kung aarborin mo ang isa sa mga bata natin. Sayang naman ang mga pinapatong natin sa kanya. Sir, hindi ako pwedeng lumutang. Andun ako nang mahuli si Palos. Magiging positibo ako sa grupo nyo. At ma-identified ako kay Margalio. Huwag mo sabihin hindi mo kayang paikutin si Margalio. Bakit? Pareho lang naman kayo ng rangko sa edya. O baka natatakot ka lang? Hindi si Margalio ang klase ng pulis na isasakay natin si Chubibo. Hindi ako natatakot sa animal na yun. Tumechempo lang ako. Hindi na, Bale. Pabayaan muna natin magbakasyon si Palos. Puntahan mo siya at abisuan mo na ilalabas ko rin siya. At sabihin mo sa kanya, isarado niya ang bibig niya. Kung di pati pamilya niya madadamay. Akong bahala sa kanya, Alex. Dumadami na ang atraso ni Margalio. Hinog siya. Kahit ilaw pa, Tol. Sukitin na natin. Mas masarap kung tayong una kaagad sa kanya, di ba? Di ba? Mas masarap yun, eh. Huwag kayong matakot, mga kamag-aral. Ngayon na ang tamang panahon upang ibulgar ang bulok na sistema ng ating paaralan. Ang patuloy na pagtaas ng matrikula at ang pangiimasok ng mga reaksyonaryo security guard na walang ginawa kung disimilisip sa puntilo ng ating school president. Huwag kayong matakot, mga kasama! Makibaka! Makibaka tayong lahat! Makibaka! Tulad natin ang kanilang maling pamamalakad! Manaling! Karen! Manuling, di ba nangako ka sa inay mo na hindi ka sasahil sa mga rally demo?
ka na. Umuwi na tayo. Hindi ko sila pwedeng iwan. Ikaw umuwi. Delikado dito. Ibabawal yung ginagawa niyo. Huling-huling sama ko na to, Elena. Hindi na ako uulit. Pero huwag ka magsusumbo kay inay, ha? Bahala ka sa buhay mo. Ha, basta. Pag hindi mo ako sinunod, hindi mo na ako makikita. Basta, huling sama ko na to. Hindi na ako uulit. Sige, alis na ako. Umuwi ka na. Sundin na lang kita mamaya. Alisin ang ugat na kasamaan. Alisin si Dean Sanchez. Ako na, Karen. Oo. Hindi lahat ng panahon ay panahon ng pagtitiis. Dumarating din ang panahon ng pagtutos. At ito ang mga kasama ang iniintay natin panahon. Sibaki sa pwesto si Dean Sanchez. Ibalik si Dean Lopez. Oy! Tigilan! May permit ba kayo? Kailangan pa ba yun, sir? Pinapahayag lang naman namin ang aming mga damdamin, ha? Isa pa, mayroon kaming freedom of expression. Hindi masama yun, sir. Masama yun! Nakaka-istorbo kayo sa mga tao at saka sa trapiko! Hindi ho kami maririnig ng paaralan kung sa bahay kami magsasalita, sir. Pilosopo ka, ano, ha? Sa presidyo magsalita! Huwag ka nang tumakbo, anak. Huli ka na. Huwag ka nang tumakal. Tiga! Tiga, tiga, sir! Okay. Sige, sa likod, please! Sa diyo ako nadali! Sir! Ami, nakita niyo ba si Manolo? Eh, hindi po, Aling Kanding. Sige po. Mare! Maring Firing! Mare! Aba, Mare, bakit? Si Manuling, Mare, hindi pa umuwi gabi na. Itatanong ko lang sana kay Elena kung alam niya kung nasaan ang anak ko. Tulog na si Elena. Maaga nga itong umuwi at tila masama ang pakiramdam. Pero, Mare, kung gusto mo, gigisingin ko. Huwag na! Huwag na, Mare! Ipagtatanong ko na lang sa iba. Salamat, ha? Nakawala niyo lang ako. Hindi naman ako masamang tao para ganituhin niyo. Ang gugulo kayo sa eskwelahan. Inihimok niyo ang mga estudyante sumapi sa inyong samahan. Pagkatapos, ibabaksak niyo ang pamahalan. Hindi ho, sir. Talibas ho sa paninindigan namin na sinasabi niyo. Wala ho kaming layunin na ganyan. Baka iba naman ang dahilan kung bakit niyo ako ginaganito, sir. Oh, lulukohin pa ako. Anak ni Kanding, ano? Yung tinderang matalas ang dila. Sinira ako ng nanay mo. Sisirahin ko rin ang kanyang anak. Si Kanting kami atras sa atin, ah. Kailangan pa ba nating dami ang kanyang anak? Mas masakit ang mararamdaman ni Kanting kapag nawala ang kanyang puhunan. Ang batang yan, ang puhunan niya sa hinaharap. Sige, garutin niyo na. Parang si Manuling. Si Manuling! Si Manuling nga! Si Manuling! Si Manuling! Tawagin niyo si Aling Kanding! Si Manuling! Oh. Si Manuling! Nasaan ang anak ko? Ang anak ko nasaan? Parangan ninyo ko! Ba?
Kinalulungkot namin ang nangyari, Kanding. Wala kayong dapat alalahanin. Hindi naman kayong pumatay sa anak ko. Mga kasamahan ninyo. Mahirap magbintang sa kapwa, Kanding. Wala tayong ebidensya kung sino may kagagawa nito. Sarhento, kung maghihintay tayo ng ebidensya, agnas ng katawan ng anak ko, hindi pa rin malulutas ang kaso. Si Manuling ang pag-asa ko sa buhay. Siya sana magiging gabay ko sa aking pagtanda. Sarhento, kung sa'yo kaya mangyari yun, hindi mo kaya upusin ang pala ng paril mo para ipagtanggol ang kaapihang dinanas na anak mo. Upo tayo, Lucio. Naiwan ko muna kayo, Lucio. Sige, Kanding. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Elena. Paano, Kanding? Hindi muna kami maglalamay. Duty pa kami. Salamat sa inyo, ha? Salamat. Sige. Lige na, pare. Tayo na. Elena. Aling Kanding, hindi ko na mo kaya. Nakita ko rin sinakay sa jeep si Manuling. Tatlong lalaki. Hindi ko po alam kung mga polis yun. Namukhaan mo ba sila? Hindi ho. Malayo po ako. Malayo po sila sa akin. Aling Kanding, natatakot po ako. Aling Kanding, takot na po ako. Hindi ko po alam po nung gagawin ko. Baka'y dami po nila ako, Aling Kanding. Natin may pabahayan ang ating mga hiniing kung ang mismong mga tagabantay ang kumikitil ng buhay. Ang pagkamatay ni Manolo Vergara ay magsisilbing mitsa para sa isa pang mas mainit at mas maaksyong pakikibaka laban sa mga walang pagpapahalaga sa tinig ng masa. Ilang pang Manolo Vergara ang magbubuwis ng buhay? Ilang pang Manolo Vergara ang magiging martir sa anino ng mga bertugong salot ng ating bayan? Mga bertugong nagtatago sa likod ng tsaba at baril. Mga bertugong hindi kumikilala sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ano ang kahilingan ng bayan? Inabasyong kumatay kay Vergara! Inabasyong bertugong nagtatago sa likod ng tsaba! Napagsalitis ng bayan! Nasaan ang sinasabi nilang human rights? Nasaan ang ustisya para kay Vergara at mga tulad niyang mga salvage victim? Aling Kanding, yun yung chip na yun. Puno nila yung sinakay si Manuling. Parusahan ang mga bertugo upang sila'y di pamarisan hanggang sila'y nananatiling malaya. Tayo ay nagmimisto ng mga sisiyo na kahit ang mga oras ay maaaring tubabawan ng mga buitre.
Malapit ka na ibiyahe. Alam ba kung ano magiging sintensya mo? Bitay! Oh, Argalio, baka gusto mong kumusta yung karancho mong mamamatay tao. Ako may hawak ng kanyang kaso. Baka gusto mong mareglo. Huwag ka nang mahiya. Kandeng, papano... Ako magtatanong sa inyo, Sarhento. Kumusta ang kaso ng anak ko? Kilala niyo na pa ang mga pumatay sa kanya? Kandeng, huminahon ka. Dalawa nang napatay ko, Sarhento Goyena. Ay ikinasasama lang ng loob ko. Hindi nakasama ang puno. Kandeng, alam mong hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Manuling. May babalik pa ng sinasabi mong katarungan ng buhay na anak ko. Humihina ang negosyo natin dahil sa dami ng ating kakumpetensya. Hindi yun ang dahilan, boss. Talagang binibira na ng mga para ang bagsakan natin. Kailangan dagdagan ng suporta sa mga pulis para may magbigay ng ayuda sa atin. Madaling kumuha ng pulis na didikit sa atin. Pero hindi lahat ay mapapagkatiwalaan natin. Katulad ni Dante. Sa teritoryo ko, Alex, walang sagabal ang mga epektos sa dadaanan. Kung ako masusunod, tol, magdagdag na tayo ng buyers. Tsaka damihan na natin ang hakot na epektos. Tapalan natin ng pera, lahat ng pulis na gustong pumustura sa atin. Yan ang sinasabi ko sa'yo, tol. Kung gagamitin mo ang utak mo, lumalabas ang talino mo. Anong gagawin ninyo kapag nakabangga kayo ng mga pulis na gustong magpakabayani? Tulad ng sinasabi ng dating Sarhento Lucio Margallo ng WPD. May huling remedyo dyan. Itumba nyo ang lahat ng taong babangga sa atin. Dahil kapag hindi nyo na itumba, kayo ang itutumba ko. Daddy, ang galing-galing talaga ng idol ko, si Hulk Hogan. Alam mo ba, lagi ko yung pinapanood sa TV. Kaya Daddy, panoorin mo rin siya. Oo ba? Sabi mo eh. Daddy, sa Linggo, manonood ulit tayo ah. Ha? Siyempre anak, manonood tayo. Dapat, pag Linggo, sama-sama ang pamilya. Di ba, Hermie?
Sige, kain na kain, mga anak. Kaya lang, alam mo, Lucio, nininerbios ako. Ba't ka naman ninerbising? Kasama mo na nga ako, ninerbising ka pa, pampira ka naman. Eh, kaya nga ako ninerbios dahil kasama ka namin, eh. Alam mo naman, kahit saan ka magpunta, kakambal mo ang gulo. Termi naman. Linggo-linggo, dapat nga nagsasaya tayo. Tapos, gulong nasa isip mo. Kumain ka na lang na kumain. Namiss mo lang ako. Oo. Oh. Diba, no? Anong oras ba usapan niyo ng buyer? Alas 7. Darating yun. Baka na traffic lang. Malaki kasing halaga itong daladala nating pere. Kaya nga dito tayo magkikita sa restaurant eh. Dahil maraming tao, alam ko, safety tayo rito. Kayo ba si Mrs. Reyes? Ako nga ho. Ibigay niyo sa akin ang bag niyo ng maayos. Hindi kayo makasaktan. Akin na sabi! Nakita mo ba yung nangyari dito? Bigla lang ako kasi nagkabarilan, sir eh. Claro! Ang pamilya ko! Itinakbos ka ni Guyana sa ospital. May tama yung anak mo babae. Oh, nandiyan lahat ang ebidensya ha. Ang alahas ang pera, nandiyan lahat. Sir, pag-aumalis! Ikaw ang nakaumpisa ng gulo dito! Kita mo ang salamin! Butas-butas! Ang mga gamitan! Nabasag! Ang mga customer! Umalis! Kayo ang naggulo dito sa management! Sino to? Kanina pa nga umakulit yan, sir, eh. Anong makulit? Kayong mga pulis, pare-pareho! Wala kayong ginagawa matinang, di ba? Tarantado itong... Bahala dyan, ha? Huwag na ako doon. Pwede na kami umuwi. Oh, kayo na rin bahala dyan. Yes, sir. Miss, magkano yan? Isang tali, 5 piso lang po. Pili na po. Sige, bigyan mo ako. Isang tali po. Isang tali lang. Ah, 5 piso po. Bilsa mo, sayang usok. Kayo po pala, Mang Pedring. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Lena, gabi na. Ihahatid ka na namin. Salamat na lang po. Magjijip na lang po ako. Tsaka isa pa, hindi pa po nauubos ng paninda ko. Problema ba yon? Papakyawin ko na.
Yan ang hatid ko na namin. Salamat na lang po. Hinihintay ko pa po yung suki ko eh. Si Pedrinyola. Oo nga. Mukhang binubola si Lena. Kanang papalagni. Ano ang gagawin niyo sa akin? Sige, lakad. Uy! Ha? Ano ba? Pasok! Bilisan mo! Ba? Bakit ba? Ano ba? Ano kailangan niyo? Ano ang gagawin niyo sa akin? Stem yung grasa yun. Huwag mo itindihin yun. May mga sira ulo nun. Hey, dali. Isusumbong ko kayo kay Margalio. Mabait naman ako, ha? Di ba? Hindi po. Hindi po kayo mabait. Kung mabait po kayo, hindi niyo ito magagawa sa akin. Ganun ba? Huwag po. Mang Pedring, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Yung pala eh. Huwag po. Di, hindi mo na ako pahihirapan. Hindi ko po kayo isusumbong kay Mercalio. Lena, huwag kang matakot sa akin. Hindi kita pababayaan. Aalagaan kita. Akong bahala sa iyo. Hindi ba ako magbibigyan? Huwag kang matakot sa akin. Paliligayahin kita. Nalintik na! Si Margalio! Petri! Si Margalio! Ha? Kakasa tayo. Ganon din naman eh. Pag nasa kote tayo niyan, itutumba rin tayo ng ulo na yan. Sige, kalat kayo! Kalat! Sige, Sige, Pedring. Lumabang ka. Pagka hindi nagkabutas-butas lahat ng parte ng katawan mo. Suko na ho ako, sir. Sir, hindi ho ko lalaban, sir. Ilayo lamang ho niyo kay Margalio. Pare. Patawag ka ng ambulansya. Oo, pare.
John, tumawag kayo ng ambulansya. Yes, sir. Patrick! Nakuha yun, sir! Itawag niyo ako sa Ibargayo, sir! Sir, huwag niyo ako mabayaran, sir! May tumak sa ulo, sir! Mapapatay na ko na, sir! Parang Lucio! Hayop ka! Sir! Sir! Ang mga katulad mo, hindi na binubuhay dito! Pare! Ano ka ba? Suspendido ka, Margallo. At maaari ka makulong dahil sa ginawa mo. Ginahasa ni Pedring si Elena. Sinaksakan ng heroin. At pinatay. At kaya mo tinumba si Pedring. Kahit sa harap ng maraming tao na nakaposas. At ang ibig sabihin nito ay surrender na. Tapos na ang kaso ni Pedring at ni Elena. Hindi na pwede magdemanda ang pamilya ni Elena. Dahil patay na si Pedring. Violation ito ng right of the accused. Birit ka kasi ng birit na wala sa lugar eh. Ayan, nangyari tuloy sa'yo, nakuryente ka. Sayang ka, Margallo. Kung sakaling binuhay ko si Pedring, masisiguro mo ba sa akin magtatagal siya sa kulungan? Ma-impluensya at malakas sa langit si Pedring, sir. Kaya't sa impyerno ko siya ginarahe dahil wala nang pensador sa ilalim ng lupa. Kung binuhay ko siya, ilang Elena pa tutuluyan niya? Ang dami mo naman sinasabi. Meron nga ho pala akong nakalimutan itanong sa inyo, sir. Sakali naman ho kayang si Dante nakahuli kay Pedring at tinuluyan niya to. Masuspindi rin kaya siya ng tulad ng pagsususpindi niyo sa akin ngayon? O poprotektahan niyo? Inaakusahan mo ba ako? Hindi ho, sir. Nagtatanong lang. Sisiguruhin ko makukulong yan. Pagkatapos ng masusing pag-aaral ng hukumang ito at ayon din sa pahayag ng mga saksi at mga naiharap na katibayan laban sa nasasakdal, ikaw, Lucio Margallo, ay napatunayan ng hukumang ito na nagkasala sa pagpatay kay Pedro de Leon at hinahatulang ka ng hukumang ito na mabilanggo ng 8 taon, 6 buwan at 5 araw at inaatasan din na magbayad ng halagang 50,000 piso sa mga naulila ni Pedro de Leon. And so ordered! Sorry, Sarge. Ayos lang mo yun, Tony. Lucio! Huwag ka na magsalita. Baka magkaiyakan ba tayo dito eh. Nakakahiya sa mga tao. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin. Tsaka... isipin mo, nagbabakasyon lang ako. Pare, 8 taon na sentensya mo. Mahaba-haba, pero huwag kang mag-alala. Aapil ako. Lucio Margallo, nagkita rin tayo. Hindi nga lang sa magandang sitwasyon. Bata ako pa kasi ang kinalaban mo sa asunto. Paano yan? Sentensyado ka na. Maswerte ka't dito tayo nagkita, Alexander Sarmiento. Kung nagkataon nandun ka sa pinagtataguan lunggano ni Pedring, malamang binirit na rin kita. Sir, ingat lang ho kayo sa loob. Salamat. Kosa, si Margallo. Tago mo kargada natin. Bakit? Wala naman tayong atraso sa kanya.
Tarantado ka ba? Kapag napanaginipan tayo niyan, patay tayo. Mayor, si Margalio. Margalio, matagal ka na namin hinihintay dito. Ingat! Mapapanaginipan din kita. Sargento Lucio Margalio, akala mo siguro hindi ka makukulong dahil pulis ka. Pues, ngayon, pasok ka sa butas. Tandaan mo! Teritoryo ko to, ha? At ang batas ko ang nasusunod dito. Pag sinabi ko, sa takip ka ng Arinola kakain, doon ka kakain! Tama! Tama! Pag sinabi ko, sa Casillas ka matutulog, doon ka matutulog! Tama! At pag sinabi ko, sa Pusali ka maliligo, doon ka maliligo! Tama! Naiintindihan mo ba, Lucio Margalio? Ang laki mo pala. Ha! Ang laki mo palang lamba. Nakakakain ka ba mabuti dito? Nakakatulog ka ba? Pare, pwede ba akong sumingit sa usapan? Sumulat ako sa presidente. Ang magandang balita, malaki ang pag-asang mabigyan ka ng presidential pardon. Malinis naman kasi ang record mo eh. Kaya konting tiis lang. Hindi naman ako titigil hanggang hindi ko nalalakad ang pardon mo eh. Pare, ngayon pala nagpapasalamat na ako. Malaki na rin kasi utang ko sa'yo. Wala yun. Tsaka lang kita sisingilin. Pero ipangako mo sa akin, ha? Iiwas ka sa gulo. Mga anak, huwag niyong bibigyan ng sakit ang ulo mami niyo, ha? Opo, Daddy. That's Alex Sarmiento, our buyer. Are you sure we can trust these guys? Yes, we had business with them before. Okay, let's get the merchandise. Azures! Akala ko ba tayo lang mag-uusap? Ba't may bit-bit ka pa? Naniniguro lang ang boss ko! Do you have the money? Yeah. It's in my car. Get the merchandise. Yes, boss. Tol. Thank you.
money complete? Yes, boss. Puro bien? Purong-puro, tol. Okay! It's been a pleasure dealing with you. Fuck you! Hello! Congratulations. Laya ka na. Dahil sa maganda mong record, pirmado na ang presidential pardon mo. Maupo ka. Salamat po, sir. Dapat lang makalaya ka. Isipin mo, isa ka sa 10 outstanding policemen of the Philippines. Pagkatapos, nakakulong ka? Very disgusting, Margalio. Wala ho tayong magagawa dun, sir. Paalala lamang, Margalio. Sa pagbabalik mo sa serbisyo, mag-ingat ka na. Dahan-dahan ang pirada. Alam mo naman dito sa atin, maraming sacred cows. At hindi mo kayang upakan. Makukuryente ka, Margalio. Kukuryentehin ko rin ho sila, sir. Huwag ho sila magkakamali sa akin. Sinibak si Rason at si Dante. May anomalya raw ayon sa intelligence. Kaya ako ang pinalit kay Rason. Magmula ngayon, sa akin ka magre-report. Mamili ka ng mga tauhan mo. Gusto kong pamunuan mo ang follow-up unit. Sir, kung pwede ho sana, gusto kong hawakan yung mga nabasurang kaso. Yung mga unsolved crimes, so yun ang gusto ko i-follow up. Dapat lang, para hindi tayo lumabas na kayayaya sa mga tao. Maski na masabi tayo, sir. Biritin mo, pati yung mga nakapatong. Hindi tayo takot mawala ng trabaho. Lakad na. Saan ba yung tindahan na sinasabi nyo? Doon po sa may kabilang kanto. Doon ba? Oo! O, paano pare? Eh di, doon muna kayo nitong dalawang bulilit ko. Dito naman kami nagulit. Sige. Teka. Maghihiwalay yata tayo ngayon. Di bale, kahit nasa langit na ako, susulatan pa rin kita. Papa, halika na! Ay, talaga, oh. Sa kanto lang pagitan natin, pati langit binabanggit mo. Sige na! Halika na, sabi! Oo! Samahan mo na yung boss mo. Sige na, kulit! Tingnan mo nga naman na swerte. Kahit hindi mo hinahanap, kusang dumarating. Anong ibig mo sabihin? Ayun, oh. Si Guyena. O yan, oh. Ang mga prutas. Ano gusto mo? Ayoko niyo, Papa! Hindi ka na rin. Tara, dito tayo! Ano dito ba talaga tayo? Gusto mo? Matagal na natin iniintayan, ha? Ngayon ang magandang pagkakataon. Banatan na natin yan! Huwag yan! Masyadong maingay yan, eh. Maiksi na lang ang dali natin. Tsaka nag-iisa. Kasama pa bata. Tara. Halika na. Sandali. O yan, gusto mo ng mga prutas. Ayan ang prutas. May mangga. May pakwan. May guyabano. Gusto mo guyabano? Masarap to. Ayoko niyan. Gusto ko pinya. Pinya? Uy, ito. Gusto ko pinya mo lang. Oh, teka, teka na. Dahan-dahan lang. Sige lang, miss. Ibigay mo lang kung anong gusto nila. Yari ka na, Guyena. Iwan ko muna itong dalawa sa'yo, ha? Jenica, dyan muna kayo. Huh?
Pare, andun lang ako sa kabilang kanto eh. Sa kabilang kanto lang kami. Pare, pare, sa kabilang kanto lang kami. Suspects are believed to be five men, repeat, five men, presumed heavily armed and dangerous, aboard a white L300 Mitsubishi with plate numbers, Charlie Hotel Sierra. Si Kuya na nga ba? Repeat, yes, sir. Charlie Hotel Sierra 393. Ano pa hinihintayin nyo? Hindi na ambulansya, marami ng tao. Si Margallo, sir, ayaw ipagalaw yung bangkay. Kasama hong nadali ang anak ni Kuya na, sir. Oh, pwede ba mamaya na lang? Sandali lang. Buhatin niyo na yung bangkay. Nino! Nino! Kuya na si Papa! Hindi na mag-alag ka namin! No! Wala na si Papa si Junyo! Bumali na kami! Si Papa! Huwag niyong hawakan yan. Wag! 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 Wag!
natin siya! Wag! 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 Wag, sir! Wag! Wag kayo! Wag! Sir! Wag! Wag! Sir! Sir, ano ito nang babalitaan ko, sir? Papiansahan daw ni Alex si Big Boy. Makakalaya yan, sir. Harangin nyo. Sanggayin nyo naman ako. May umareglo. Umareglo? Drug trafficking, illegal possession of firearms, number one suspect sa pagkakapatay kay Guyen, ang pangawalan nyo? Ano ba naman yan? Kala ko, tol, pababayaan mo na ako mabulok dito eh. Alam mo naman, hindi ako sanay matulog sa simento, lalo't walang tigahimas. Okay, gusto nila ng tarantaduhan. Margalyo, gamitin mo pagkapulis mo. Pagpikit ng araw, kalawitin mo sila sa dilim. Pulisin mo! Pag may bulilyaso, sagot ko! Yan lang ho, hinihintay ko sa inyo, sir. Sir, may habulin lang ho ako. Carry on! Salamat ho. Sa susunod, mag-ingat ka. Oo, tol! Bilib ako talaga sa'yo, Alexander. May impluensya ka talaga. Kayang-kaya mong paikutin ang batas. Pati mga pulis, ginagago mo. Pati opisyal, dinuduyan mo. Manipis na prueba lang ang pinakita ko sa'yo, Margalyo. Kung kakapalan ko pa, pati ingargado mo, kaya kong sibakin sa pwesto. Sabi ko na sa'yo eh, matindi ang utol ko. Hindi mo ako kaya agawin sa kanya. Matigas talaga ang utol mo, Big Boy. Pero huwag siyang malilingat. Baka masalisayan ko siya. Mamayang gabi, mapapanaginipan ko na kayong magkapatid. At ikaw, Big Boy, ikaw ang unahin ko. Dahil hindi pa natatahimik hanggang ngayon si Guyena! Ang lakas naman ng loob niyo. Mainit lang ang ulo ni Margalyo. Dahil nabukulan natin siya ng malaking huli. Okay lang yun, Alexander. May bukas pa naman eh. Simula sa araw na to, may ilang bukas ka na lang. At sa pagtulog mo, hindi mo na makukuha ang managinip. Managinip ka man, dun na sa impyerno. Bilangin mo kung ilang tulog pa ako, Alex. At sa huling tulog ko sa impyerno, nandun ka na rin. Pero sasalubungin ka nga lang ni Satanas. Sino mag-aakala may factory ng sabon dito sa Pilipinas, ha? Ang akala nila, sa ibang bansa lang meron. Big Boy, pagkatapos mo makipag-transaksyon kay Mr. Tan, puntahan mo si Alex sa mansion. Alam niya na kung paano kakanay si Margalyo. Thank you.
sa likod. Margalyo, natatandaan mo pa ba sinabi ko sa'yo noon na ikaw ang uunahin ko? Uunahin? Bah, surrender na nga ako eh. Kita mo naman, ang layo-layo ko sa barilo. Reply lang to ng pag-surrender ko noon. Bukas na bukas, lalaya rin ako. Alam mo yan, Lucio Margalyo. Mas matibay na ebidensya ang hawak ko ngayon, Big Boy. Buong laboratorio mo. Laboratorio? Ebidensya? Ha? Nakikita mo ba ito, Margalyo? Ha? Pakinggan mo, ebidensya mo! Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Anong pagkakamali? Kasama kang sumabog ng laboratorio mo. Ano? Si Margalyo! Bilao! Sir! Ay. Kasama nga ba sumabog si Big Boy ng laboratorio? Kasama, di ba? Oo! Yes, yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Di ba't sinabi ko sa inyo na huwag niyong papabayan si Big Boy? Si Teming yun. Kilala ko siya. At yung ibang mga taong grasa. Sila ang lahat ang nagbibigay ng tip kay Margalyo eh. Ano, Alex? Gusto mo ako nang bumira sa kanya? Huwag. Dalhin mo ako sa kanya. Man, Temyong, antot na ako. Ano? Ako rin. Antot na. Huwag dito. Baka makita ng mga tao. Hindi, antot. Ah, antok, antok. Gusto tulog. Sige, tulog tayo. Ay, sarap ito. Yung grasa! Dem yung grasa! Ikaw pala ang tengat mata ni Margalyo. Ang mga basurang katulad mo, kailangan ng gawing abo. Huwag po! Huwag po! Pirmado ang report ng asset natin. Alexander Samiento nga ho ang mansyon na malapit sa airport. O, Perez. Tumimbre ka na sa headquarters.
Sabihin mo meron tayong positive assault. Yes, sir. Magandang gabi ho, Mrs. Magandang gabi ho, Mrs. Magandang gabi ho, Mrs. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan. Tayin nyo na lang ako doon. Uy, tignan mo yung drawing ng Kuya Bobby, oh. Ang ganda! Oo nga, no? Ba, mas maganda naman sa akin. Oh, di pa! O, yun sa akin, mas maganda, Papa. Tingnan mo. Oh, tignan mo naman sa akin. Mas maganda yan. Hermie. Lucio. Alam kong malaking sindikato ang binabangga mo. Hermie, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Pagkatapos ng trabaho ko... Hihintayin kita. Alam mo kagabi, napanaginipan kita. Namamasyal daw tayo. Lucio. Gusto kong bumalik ka sa akin ng buhay. Dahil babangungutin ako kapag hindi nagkatotoo ang panaginip ko. Kuha kayo ng mga gamit, bilisan nyo! Sakutayin niyo sa harapan ng airport. Tumawag ka ng backup! Yes, sir! Sahib na to. Bernard, Nico, may iwan na kayo dito. Alex, sige na! Muna ka na! Umay! Tayo na!
lang sa likod. Mag-ingat ka. Baka kamata pa. Tigilan ng hayop na Margalyong yan! Sige,
He's got a gun! Grab your body! Sir. Job well done, Margalio. Thank you, sir.